Ang dalawang susunod na mga aya mula sa Surah Al-Anfal ay nagbibigay ng ilang mga katangian ng mga mukminun o mga tunay na mananampalataya sa Allah. Innamal mu'minuna allazina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Una, sila ay may takot sa puso. Kapag naririnig nila ang ngalan ng Allah o ang tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang puso nila ay nakakaramdam ng takot. Ang takot na ito ay ang naghihikayat sa kanila na sundin ang mga pinag-uutos ng Allah at lumayo sa pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa takot nila sa Allah, kapag sila ay nagkasala at nagkamali, inaalala nila ang Allah at sila ay taus-pusong humihingi ng kapatawaran sa Allah at tinitigil nila ang paggawa ng kasalanan o ng kamalian. Kabaliktaran naman sa mga taong hipokrito na kapag narinig nila ang ngalan ng Allah o pag pinapaalalahanan sila na matakot sila sa Allah, ang puso nila ay lalong nagdidilim at lumalayo sa Allah. Ang pangalawang katangian, pagiging matibay ng iman. Kapag nababasa niya o narinig niya ang Quran, ang kanyang paniniwala ay lalong lumalakas at nagiging matibay. Ngunit para sa mga hipokrito, walang magandang epekto sa kanilang puso ang paalala ng mga salita ng Allah. Pangatlo, kumpletong tiwala sa Allah lamang. Nilalagay ng mananampalataya ang kanyang buong tiwala sa Allah. Sa Allah lamang siya humingi ng tulong at nagtitiwala sa resulta ng kanyang mga gawain at hiling. Halimbawa, dahil sa kumpletong tiwala ng mananampalataya sa Allah, hindi siya lalabag sa mga batas ng Allah dahil lang sa takot niya na mawala ng trabaho o lumiit ang kanyang kita sa negosyo. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Pang-apat na katangian, nagtataguyod ng solo. Ang mananampalataya ay nagtataguyod ng limang obligatoryong sala araw-araw. Kasama dito ay ang pagsunod sa sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa wudu, pagsala sa tamang oras, sa mga tamang kilos, at salita sa pagsasalo, at pagkakaroon ng kusyu o konsentrasyon sa salo. At panglima, nagbibigay ng zaka at sadaka. Tinutupad ng mananampalataya ang kanyang obligasyon na ibigay ang kanyang zaka. Bukod dito, nagbibigay siya ng ekstrang charity o sadaka. At para sa mga mukmin o mananampalataya na may mga katangian na nasa dalawang aya na nabanggit, ito ang napakagandang balita para sa kanila. Ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga taong ito ay ang mga tunay na mananampalataya. Para sa kanila ay ang matataas na antas sa Allah at pagpapatawad sa kanilang mga pagkakasala at masaganang kabuhayan sa Jannah o ang paraiso ng Allah. O Allah, gabayan mo kami na isabuhay ang mga aya na ito. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.